ano? Ano bang nang anong nagaw? Anong ginawa mo dahil ang tagal mong nawala sa show? Wala na ako. Naghihintay ng project, ng show. Napupunta sa iba-ibang province. Ganun ang ginagawa ko. Pero gaano katagal bang nawala? Oh, almost 10 years. Ah, isang dekada lang. Ano bang last project mo? Meron akong project na ano, umubagan title. Pero ano ako doon, hindi ako libro doon. Ano lang ako sa Konsabida. Pero ano nga yung huling project na nagawa mo? Noon, no, 10 years ago? No, yung huling project ko, meron ako dito yung Mamshi, ang solo may akin. Ah, okay. Tatlo kami nila, Miss Kalasta. Yun ang huling ko nagawa. Personal yung question, ba't hindi ka nag-asawa at nag-anak? Hindi ko rin kasi alam. Syempre ikaw, Miss Body Language, sexy, very popular noon. I mean, hindi ko rin siguro alam. I mean, baka itong destiny ko. Baka gusto ko yung simple na buhay lang, walang problema sa pag-ibig, siguro, ganun. I mean, darating din ang panahon, hindi ko alam. You know, God na lang ang plan para sa akin. Pero of course, nagka-boyfriend at nag-ng marami. Sino ang marami? Ikaw naman. Oo. So, hindi lang, hindi masyadong marami. So, ayaw mo lang, decision mo yon or? Decision ko yon. Kung meron man, siguro may nagkakagusto sa akin, nahiya lang or natatakot. Dahil nga, piya mo rin ako, di ba? Pero, okay lang, wala nang problema sa akin. Tanggap ko maging single. Wala kang trauma sa lalaki? Ha? Wala kang trauma no, sa lalaki? No. Wala kang trauma. Siguro nga, hindi lang ako mapaghanap. Happy ako sa being single. Tsaka po yung mismo role. Nagka-boyfriend ka ba ng artista nung ano? Oo, si Greg Liwa. Ah, okay. Oo. Siyempre, hindi ko naman nakabutan na yun. Ako, mga palabat. So, hindi kayo nagtagal? Ay, hindi. Kami, 3 years lang kami ni Greg. Hmm. Tapos nag-asawa na siya. Pinasawa ko na siya. Siguro, hindi pa ako handa ng Greg. Mas gusto ko yung buhay dalaga. So, malungkot ba ang single? No. Walang asawa, walang anak? No. Ikaw lang sa sarili mo kung gusto mo maging malungkot. Nasa sa'yo lang. Para maging malungkot. Sa akin wala. Kasi wala akong hate sa puso ko. Ugat sa tao. Basta mag-aang ang buhay ko na as a dream single. Kaya kahit saan ako magpunta, I have many friends, family ko, masaya ko. Yun. Wala akong hate. Kaya eto. Pero ngayon ba kung mabibigyan ng chance, gugustuhin mo pa ba? Halimbawa lang may manligaw or... Meron siguro, pero depende. Kailangan niya. Hindi ko alam, kailangan yung mahal ako at mamahalin ko. Hindi ko pwede. Kasi mahirap din mag-boyfriend. Maraming mga don'ts. Diba? Kaya, I'm ready na lang na. Ito na lang ako. May naliligaw ba ngayon? Wala. Liang, ang buhay mo very controversial din. Very makulay. Diba? So, may pinagsisihan ka? Wala. Umasok ako sa showbiz, wala akong pinagsisihan. Kahit na wala ako sa showbiz noon, nasa performer ako dati, wala akong pinagsisihan sa buhay ko. Dati, pinapasalamatan ko sa taas ang mga nangyari sa akin. Hindi man maganda o maganda man, lahat yung pinagsasalamatan ko. Kasi doon ako natuto sa buhay ko. Para maging masaya as a single person. So hindi ka nang hinayang na no? Sana ganito yung ginawa ko noon? No, walang ganon. Kaya ako, masaya ako ngayon sa buhay ko, wala akong hindi, kumbaga sarili ko lang, and my friends, my family, walang galit sa puso. Yun ang importante sa atin. Yung may galit ka sa puso, yung maganda. Kailangan tanggalin mo yung kung ano yung dapat wala yun para mag-aang ang takbo ng buhay. So last na lang, anong feeling mo na yung pangalan mo markado pa rin sa mga tao? The Pia Moran. Siyempre masaya dahil kasi masaya unang-una hindi ako nahirapan sa pangalan ko. Unang-una kasi dala ko yung ganito sa pagsayaw. Meron akong tatak. Kaya hindi ako nahirapan pagpasok sa showbiz. Diba? Nagkaroon ako ng tatak. I'm happy.
at least dala-dala ko pa rin yung pangalan Pia Moran as my, you know, tataas body language. So ikaw pa rin ba si Miss Body Language? Of course! Meron bang pwedeng magpagpasahan ng title na yan? Hindi, para sa akin lang yun. Ah, okay. Kanya-kanya ka talento ang tao. So sa mga bago ngayon, walang deserving for the title? No, I didn't say that. I mean, sabihin, hindi siguro, pwede ba yung pangantalent yun? Ang Panginoon, binigyan ka ng talent para sa ikaw doon. Kung sino man yung mga babaeng siya doon, ang magaling sumayaw, deserve na yun dahil meron siya ng talent. Pero may nakikita ka? Kasi hindi ako masyado nanonood. So wala kang kilala na parang katulad mo na dancer? Yes, wala. Ako naman very ano ako, magka nanonood ako, tuwa-tuwa ako, nagagalingan ako. Na-appreciate ko yung magagaling sumayaw. Yung magagaling na talent ang nagsusoro. So ngayon kaya mo pa talagang sumayaw ng katulad nung araw? Of course, hindi ako pinasayaw na direct, nakalimutan niya. Okay, thank you very much. Di ba kahit naging kayo ni Greg iniwan? Di mas mention mo kanina, di ba? Taas ko nga, yun nila parami. Nasaan na siya? Aba, hindi ko alam. American na siya. Ha? American na yun. Oo, nakarani. Okay naman siya, maligaya sa kanyang asawa. Si Sita Kapuyo. Sita Kapla. Sita Kapuyo, beauty queen. Ay, ganun talaga. Parang, na siguro eh, hindi talaga... It meant to be, hindi talaga siguro para sa aming dalawa. Mas okay ka pala mag-isa? No? Yes, mag-okay mo siya. Walang ano, sakit ang loob. Wala ka nasasaktan, hindi ka nasasaktan. Wala kang kaaway. Hindi rin lang sa pag-ibig. Sa mga kaibigan, wala kang kaaway. Yung mga reporter, marami nagmamayos sa akin. Si Katrina ba may asawa? Wala. Naku, baka masismis kayo. Char. Wala, eh, magkasama kayo sa bahay, yes, pareho kayong single. Yes, she's a nice person. Siguro darating din yung para sa kanya. Sabi niya, ate, kailan ka ba mag-asawa? Hindi ko nga rin alam. Eh, ikaw, kailan ka rin mag-asawa? Kailan ka magkakalang boyfriend? Itatawa na niya kami dalawa kasi pareho kami walang boyfriend. Kaya, matas magkasama kayo sa bahay. Yes, hindi ah. May habol lang ako, hindi ko natanong kanina. May sexist interview. Oo, ang dami. Then, meron ka nakapantit bra ka lang daw habang nasa motor. Or nag- oh, yes! Walang problema sa akin yun. Magandang role to. Talaga, maghuhubad ka rin. Ay, kahit maghubad ako, why not? Miss Body Beauty. Kung kinakailangan pa. Kaya makikita mga peleges sa amin. Sasayaw ka dito? I think so. Sasayaw na ako ni Derek. Mas kung madaming baklang gumaya sa iyong araw. Binabasa ko yung script. Masaya ako dahil ibang klaseng gamit ko sa pelikulong ito. Ano kung eksaktong nararamdaman niyo po sa mga lola, sa mga ganong klaseng Lola Magdalena? Nahawa ako siyempre na matanda ka na, makapokpok ka pa rin, di ba? Ang hirap, napakahirap na role na nangyari sa mga lola. Kung sila ay ganun pa man, ganun pa rin, di ba? Napakahirap na role na ang buhay na ganun sa lola. Para sa akin, binabasa ko yung script, napakahirap pa rin matanda na matanda ka na pinagdaanan ng lola. Hindi ko makakaya ko itong role na ito. Gagawin ko na para at least ang magkaganda ng pelikula dahil na mga kasama ko mga balikan. Yan ang expectation. At itong Lola Magdalena, for sure, diba ito, talagang nakikita itong pelikula nito. Napakaganda pelikula. Ano sa mga abo ko. Ito pelikula nito. Dahil sa... para sa akin itong story ng Lola Magdalena, maraming moral lesson kung bakit naging boko kami totoo. Nang Layla, hindi dapat yung gustahan kung bakit. Alamin niyo muna yung story bago kayo mag-gustahan.